Mga pinagmulan ng init, grade 3. Ano ang mangyayari kung ang yelo ay iniwan sa labas at may matinding sikat ng araw? Tama, ito ay matutunaw. Bakit kaya ito natunaw? Ang yelo ay natunaw dahil sa init ng araw. Ang init ay isang uri ng enerhiya. Ito ay ating nararamdaman. Nagkakaroon ng init dahil sa pagtaas ng temperatura. Mga pinagmulan ng init at gamit nito. Una, araw. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng init at pati na rin ng liwanag. Nakakatulong ang init ng araw sa paglaki ng mga halaman, pagpapatuyo ng mga bagay na basa, at nakakapagbigay rin ito ng vitamina D sa ating katawan. Ikalawa, apoy. Ang apoy ay maraming gamit. Nakikita ito sa mga bagay katulad ng kandila. Nakikita ito sa mga simbahan o di kaya ay ginagamit kapag walang kuryente. Ang apoy ay nagbibigay rin ng liwanag. Bonfire. Madalas itong ginagamit ng mga taong mahilig sa camping. Ito ay ginagamit bilang lutuan at nagsisilbing liwanag sa buong gabi. Gas stove o electric stove. Ang apoy mula sa stove ay nakakatulong upang maluto ang pagkain. Ikatlo, microwave oven at oven toaster. Ito ay mga uri ng appliances na makikita sa kusina. Ang microwave oven ay ginagamit upang painitin ang mga pagkain. Samantalang ang oven toaster ay kapareho lang rin ng gamit ng microwave oven. Ngunit, maaari rin ito gamitin upang mag-bake ng mga tinapay o cookies at pwede rin mag-roast ng manok. Ika-apat, fireplace. May mga bansa na nakakaranas ng niyebe o winter. Kung kaya ang mga taong nakatira sa ganitong mga lugar ay naglalagay ng fireplace sa loob ng kanilang tahanan upang magkaroon ng init sa loob nito. Ikalima, hair dryer o hair blower. Ito ay isang uri ng gamit na nagbubuga ng mainit na hangin upang mapabilis ang pagpapatuyo ng basang buhok. Ika-anim, lighter. Ito ay isang bagay na may kakayahan na lumikha ng apoy. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang like at follow sa aming Facebook page, School Rocks Nation. Hanggang sa muli!